Alright guys, today meron tayong 50 rooms. Full house tayo ngayon. And dyan sa 50 rooms na yan, 40 yung lililisin completely. Sa 10 lang yung stay over. Magandang umaga niya sa inyo mga kakoral. Today is Saturday. So hotel day ngayon, may trabaho tayo sa hotel. Ako ang in charge. So ta-drive lang tayo ng siguro mga 15 minutes and then nasa hotel na tayo. So see you later guys. Stay tuned lang kayo, titingnan natin ang ganap sa loob ng 8 oras kong shift sa hotel. So see you later. So guys, busy ang hotel ngayon, no? Look. Ang daming guests, ang daming mga naka-park. Busy-busy ganyan siguro. Right, so yan mga kakoral, solo tayo dito sa office. So ngayong umaga, papasokin ko kagad yung gents toilet. Titingnan natin kung serviceable na siya. Dahil 3 days off tayo, wala tayong trabaho last 3 days. So malamang tapos na yon. So puntahan natin siya, tingnan natin kung okay na siyang gamitin. Alright, so serviceable na siya guys. So ayan, 100% completed na itong makeover nitong bagong gents toilet. Nilagyan na rin ng blinds. That's good. So ayan guys, ang kabuuang so ito na guys, 100% completed na itong makeover nitong gents toilet. So okay, so nagagamit na siya. So see you later guys. Alright guys, today meron tayong 50 rooms. Full house tayo ngayon. And dyan sa 50 rooms na yan, 40 yung lililisin completely. Sa 10 lang yung stay over. So mabigat ang labanan kasi apat yung tao ko. So magche-check ako ng kwarto. So apat yung tao ko. So mabigat ang labanan kasi 3 of them gagawa ng tig to 12. Yung dalawa dun sa tatlong yon bagito. So kailangan kong i-assist plus yung natitirang isa, although veterans na siya rito, but kailangan ko siyang bigyan ng 14 rooms. So kailangan ko rin siyang i-assist. Kasi unfair naman kasi 14 yung kwarto na binigay ko sa kanya. So yun ang sinasabi ko. Hindi ganito kadali yung trabaho dito. So kung titingnan mo lang, 10 naman yung stay over. Oo, pero 10 yung stay over. Pero hahatiin mo sa 4 na tao yung 10 stay over. So tigda 2 lang sila. Plus 10 yung lahat na completely lilinisin niya, medyo mabigat ang laban. Tapos 40 yung nakabook. So lahat yung 40 na yung nakabook yun. Well anyway, kailangan kong assist yung isa na 14 yung binigay ko sa kanya kasi unfair naman. So i-assist ko siya tsaka yung dalawang bagito. So babalansehin ko lang. So yung pag-check ng kwarto medyo may konting alam nyo na. So see you later guys. Check ko lang ito kasi ito yung kauna-unahang kwarto na malinis. May marka pa ng gatas. Pasukin ko na. Malinis naman ang pagkalinis ng bagito. Tingnan ko mga bagito, kailangan ko pa rin i-check. Salamin malinis. So toiletries kompleto. Tubig kompleto.
table. Kaya ko lang ng ganitong placement. So gawin ko ganyan. So itong chair medyo nakalihis na ganyan. So mas gusto kong ganyan. So ito, lahat ng ilaw kumpleto. Donate na natin. So malinis to, pwede na itong ibigay sa guest. Alright guys, pangalwa sa kwartong na nilinis na. Actually, na-check ko na ito guys. May dalawang robes. May dalawang slippers. Ironing board. Iron. So yan, malinis ang table. Lahat ng drawer, na-check ko na yan. Walang laman. Walang mga lost property. So malinis except yung isang bed lamp hindi gumagana. So today is Saturday, walang maintenance. So I have to leave it. Bahala ng maintenance diyan sa Monday. Toilet. Malinis. Salamin malinis. Toilet rolls dalawa. Toiletries kompleto. Bathtub malinis. Hintab. So yan, that's it. Malinis. So iwan na natin. So punta tayo ngayon sa susunod na kwarto. Right, 50 ang kwarto ngayon guys. So kailangan ng energy, kakain muna. Breakfast and lunch at the same time. Breakfast and lunch at the same time para dire-diretso tayo ng trabaho. Wala nang tigilan to. Kasi 50 yung isi-check kong kwarto ngayon. So marami akong bubuno yung kwarto ngayon. Ay nako. So let's go. And para makautay-utay tayo. Right guys, this is room 9. Tingnan nyo naman ang pagka-arrange ng kama guys. Oh. Ganda. Walang kagusot-gusot oh. Malinis. Iikot ko lang kayo guys. Tingnan natin kung I'm sure malinis na malinis to. You know why? Pag ito naglinis ng kwarto ko o ng kwarto namin dito sa hotel, talagang halos hindi muna dapat i-check. Mapapagkatiwalaan. Bakit sinabi ko mapapagkatiwalaan? Kasi Pilipino. Pilipino yung nagtrabaho nito. So, apat na staff ko ngayon, tatlo ang Pilipino, isang English. So, ganyan magtrabaho ang Pilipino. Maayos. So halos hindi ko na siya i-check dahil alam ko naman talaga na malinis at maganda ang pagkakatrabaho. Pagpasok mo pa lang oh, kitang-kita mo na kung gaano kaayos siya. Detail lahat. Ang toilet. Ayos. Ang bin, wala. Walang laman. Toilet bowl, malinis.
likod ng pintuan, wala rin. So yan, malinis na malinis. So yun guys, punta tayo sa susunod na kwarto. Alright guys, sabi ko nga kanina, medyo, actually hindi medyo, talagang mahirap ang trabaho ngayon. So ang ginagawa ko, apat silang staff ko. Yung isa, walang problema doon, malinis na malinis ang trabaho noon. Yung tatlo, si Sam, si Kyle, at saka si Delia, yung mga housekeeper na yan, kailangan ko silang tulungan kasi unang-una si Delia, ang dami ng kwartong binigay ko sa kanya, 14. So kahit papano, ito, ginawan ko siya ng, ako gumawa ng kama niya. Kahit papano, na-assist ko siya na gawan ko ng kama, at least medyo, at least para gumaan ka naman yung trabaho niya. Si Sam, ginawan ko siya ng dalawang kama, kasi bagito pa rin si Sam, so para gumaan yung trabaho niya. Si Sam, dalawang kama na gawa ko kay Sam. Tapos kay Kyle, bagito rin si Kyle. So, ginawa ko siya ng isang kama. So, at least kahit papano, natutulungan ko sila. Medyo gumagaan yung trabaho nila. So, that way, medyo, you know, kasi pag nakikita mong ganun ng trabaho, 12 ka na nga, tapos puro departure pa, baka mawala sa mood at, you know. So, mas maigi na tulungan ko sila. So ito guys yung sinasabi ko na housekeeper ko na kahit hindi ko na siya i-assist kasi talaga naman ako magtrabaho talaga mapapagkatiwalaan. Look, hindi ko pa na-check ito guys. Tignan natin kung i-detail natin yung resulta ng kanyang paglilinis nitong kwarto. So look naman no, kung gaano ka tidy up po. Property. Wala rin lost property. So, ang salamin, malinis. Ang kama, tingnan nyo naman ang kama, guys. Diba? Napakaganda niyang gumawa ng kama. So, pag ito naglinis, sinetsi ko na lang yung lost property. Wala masyado kung pag siyang gumawa ng kwarto, wala masyado kung chinecheck sa kanyang kwarto. So ayan oh, check naman natin itong cabinet. Ayan, may plancha, may ironing board, ayan din ang mga hangers, kompleto. May fan, toilet, pasukin natin ang toilet. Maayos, clean and tidy, ganun siya. So pag ito naglinis, sabi ko nga maaluan sa akin kasi wala na akong dapat pang baguhin sa pagkakaayos ng kanyang kwarto. Ang wall talaga namang makintab. Makikita mo, walang mga marka yung mga dry water. Yung dry water, wala siyang marka. Kasi usually, pag natuyo yung tubig, makita mo yung marka. So, siya, wala. So, yun. 100% mapapagkatiwalaan to. Bako lang itong blinds. So yan ang yung kanina, kita natin puno ang parking pagdating ko kanina umaga. Look at them now. Iilan na lang yung hindi pa nag-check out. Look at this guys. Kapag ang naglinis ng kwarto, ito yung pinakita ko sa inyo kanina, yung kwarto niya. Yung sinabi ko sa inyo na kahit hindi ko na i-check ang kwarto, talaga mapapagkatiwalaan. Tingnan nyo naman guys ang kwarto nyo. Kung gaano kalinis. So pag ito ang naglilinis ng kwarto, kahit hindi ko na i-check,
kahit ang i-check ko na lang yung mga drawer na lang para sa lost property. Talagang malinis siya. Kung ganito lang sana lahat ng housekeeper, hindi sasakit ang ulo nung mag-check. Puntahan natin yung toilet. Ito yung kanyang toilet, pakita ko sa inyo. Tingnan yung toilet niya, guys. Oh. Ang mga salamin malinis. Ang wall ng shower, napakalinis. Talagang ginuskos niya. Ang toilet bowl, malinis. Oh. Makintab. Oh, look at the sink. Makintab. Sparkling. And tingnan niya naman ang kanyang bin. Chrome yan. Pero napakakintab po. Oh. Ibig sabihin, kinuskos niya pati ito. Wala rin naman. Oh. So, yan ang gusto ko sa housekeeper. So, kung mag-check ha, minimal na lang yung gagawin mo. Hindi ka na mag-detail check. Malaking alwan din sa iyo kung ikaw magtatrabaho at mag-check ng kwarto niya. Itong cupboard, wala rin naman. So, yun. Malinis na malinis. So, see you again guys sa susunod na kwarto. So, yun guys. Isa na namang maghapon ang natapos dito sa hotel. Ay, Diyos ko, puro de full house. So, hirap ng trabaho ngayon. Yan ang ating sitwasyon sa hotel ngayon. So, hanggang dito na lang guys, and I will see you again tomorrow.